according to the tribes of your fathers, but if you will not drive out the inhabitants of the land from before you, it shall come to pass that those which ye let remain of them shall be pricks in your eyes and thorns in your sides, and shall vex you in the land wherein you dwell. Moreover, it shall come to pass that I shall do unto you as I thought to do unto them. Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita. We pray na kayo pumapala. Matutunan namin dahil matutunan, Panginoon. Medyo Old Testament, Lord, binakita namin yung mga details dito, Lord. Nawa ngayon naman yung general meaning at mga ibig sabihin nito mga may mga keywords dito, Lord. May mga features dito, Lord. May mga high level na gusto nyo kayo pahiwatig pa rin sa amin sa mga bagay nito, Lord. Sa inheritance, sa journey nila, tsaka sa kanilang mga borders, na ito ay maging applicable sa amin, makita namin at patuto kayo. Kailangan po, Lord, kayo magpapala. Kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, mabilis lang pa. Tansya ko, mabilis lang to, pero hindi din. Okay. Again, magandang hapon po sa lahat. Title po nito ngayon is The Journey, The Inheritance, and The Borders. Lang simple, di ba? So, nabasa niyo na lahat, napag-aralan, ibang details, nakuha niyo. Pero ngayon, parang ano natin yung general gist, no? Yung sabihin ng dalawang chapters. Dahil sabi nga sa Bible, sa New Testament, lahat ng sinulat sa Old Testament ay para sa ating kapakinabangan, sa ating example, at para matuto tayo. So, ang daming ano dito, talinhaga and paralelism. Yung sabihin ng paralelism, sabihin, pwede mo ikumpara dito kahit sa... Kasi hindi na tayo nakikipag-gera na, katulad ng dati. Pero nakipag-gera pa tayo sa ibang paraan. Amen? Amen. Yun lang, tatlong bagay na may tatlong points, na may tigta-tatlong sub-points. Yan, bilis lang eh. Number one, ang title ulit natin, The Journey, The Inheritance, and The Border. So, nakita niyo po yung journey mo, number one, journey. Ano yung napansin niyo po sa kanilang journey? Bukod sa buti nga, di pinakabisado na, ang dami. Pupunta dito, from here to here, here to here, 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 and then dito naman, minsan. Pero kung alam niyo yung kwento dito, of course, ito ay sa wilderness, pinaikot-ikot sila ng Diyos eh. Dahil sila nga po ay nakarating na sila doon sa bukana ng ano eh, ng Promised Land, okay? Pero nagkaroon ng 12 spies, okay? Tinignan yung lugar. Okay, maganda nga, kaso natakot. Yung 10 spies brought an evil report. Ibig sabihin sa Tagalog nun, parang tinakot sila, nawalan sila ng loob. Kasi sinabi, ay napakalaki mga tao doon, paano tayo mga nalo doon? Napakatataas ng mga walls hanggang langit daw. Exaggerated naman eh. Kaya nga siya may mga tao, hindi naman nila nakita. Tumangal lang sila doon sa sinabi ng mga spies. Diba? So nata ay madami yung nagsabi, ganun ba talaga? Hindi. Yung dalawa lang, si Japone tuloy, si Caleb lang, tsaka si Joshua yung nagsabi, yun, malalaki sila pero magaganda, ang ganda rin naman yung land. Maunlad, masagana. Kaya kunin na natin. Sabi nung sampun, ako, hindi natin kaya yan. Kaya bandang wala yung mga karamihan ng Israel ay natakot din. Sabi nila, nagreklamo sila. Siya pinaasa rin yung Diyos, andyan na nga eh. So, ang daming paralel sa ating ngayon bilang mga lingkod ng Diyos, anak ng Diyos. So, kanina, buti nga na-encourage kayo. Naalala ko na naman, kaya hindi makakalimutan yung preaching ko. After nung ating Bible quiz, naalala niyo kung ano? Yung pag-ibig sa salita ng Diyos, pati yung ating memory verse. Kasi ang hirap encourage ng mga tao, parang ayaw, titingnan ka na parang, ayaw ba natin yan? Joshua, Caleb, parang hindi eh. Pinangako na nga ng Diyos. O, paano hindi kaya? Ngayon, hindi yung sabihin, pinangako ng Diyos, automatic na yun. May pinapagawa rin sa atin ng Diyos. Responsibility natin na magtapat. At dahil labanan to, lumaban. Hindi nasa fence. Hindi yung parang ikaw yung sa time naman ni Gideon na takot. Either takot, walang tiwala, nangihina, nagdududa. Yun ang mahirap eh. So, kaya nangyayari sana, pinaikot-ikot sila. Sige, total, ayaw nyo ha. Takot kayo. Sige, ikot lang iikot dyan. Parang kanina umaga rin, no? So, ano nangyayari sa kanila? Doon na namatay yung karamihan.
So kaya yun, kaya ng point number 1 natin, journey, sub point number 1, alam ba nila talaga ano mangyayari? Alam nila yung, umpisa ko na yung una. Hindi, sa isang journey, parang buhay natin, alam mo ba mangyayari bukas, next year, may plano ka, pero actually, hindi mo alam mangyayari. So parang yung journey nila. Hindi mo alam yung mga tinakot ka, natakot ka naman, may matapang kaso hindi kinagtiwala. Pinaro sa akin ng Diyos, pinaikot-ikot kayo. So, hindi ko na ulitin yung isa-isa dito. Kasi nabasa nyo na lahat, di ba? Hindi, basahin natin yung iba. Sabi dyan, dito ka nang galing, umalis kayo, maganda yung pag-alis nila dun eh. Pag sinabi palang high hand, pwede na yung masaya, pero yung sabihin nun, upper hand ka, yung sabihin, mas lamang ka. Yung nagsabihin nga, it's a dictionary. You have a high hand. Okay? Pagkasugal naman, parang sugal din yung balaha mo, parang gano'y sabihin na. Pero, so, hindi natin ginagamit yun. Pero, tataga talaga po yun, no? High hand. Yung sabihin, lamang sila. Kasi nga, anong nangyari? Takot sa kanila yung ano? Ba't na, dehado yung kalaban eh. Kaya nga, binigyan pa sila ng mga gold, silver. You know, kasi basta umalis na lang kayo. So, instructions sa kanila eh. Later, gagamitin nila yung gintong yun sa molten image. Pero dapat sa Panginoon yun. So, with the high hands, ang ganda ng simula nila. At ang sinisimbolize sa atin ng kaligtasan po, paulit-ulit niya sa Bible. Yung pagpunta nila sa promised land, yung promised land, hindi na langit yun. Hindi na mali ng ibang preacher eh. Kasi yung langit, regalo lang kailangan mo tanggapin, di ba? Yung promised land, kailangan nilang paghirapan yun, makipaglaban sila eh. So, hindi langit yun. Okay, yun na lagi sasabi is, ang picture nun is the perfect will of God in this earth for the believers in this world. Tayo yun. So, ang yun ang pinipicture nun, hindi langit. Ang pinipicture nun, yung perfect will of God. Lagi sasabi, una, alamin mo, puntahan mo, gawin mo, at manatili ka dun. Halala nyo yun? Kaya dito, may pangako rin sa kanila. Pag nagloko naman kayo, andun ka na sa perfect will, pwede kang alisin dun. Kaligtasan din mawawala, pero yung perfect will of God nga, nasa church ka na, ang ganda, naglilingkod ka na, nagpabaya ka, nagyabang ka, hindi ka na nagbasa, pero may abang ka pa rin. Na nangyayari yun. Lagi na kaya sa dahil din, may ganun. Talagang ano na eh, angas na kasi, tawag lahat sa niya, pastor na eh. Nagmadali, nagyabang, na ano, tas nasubok, hindi nang bumangon, bumangon na ako, saka na. Hanggang tumagal, hanggang nangyari. So, hindi nakakatuwa yun, pero nangyayari yun. At yun ang ginasabi dito. Okay, naunahan ko tuloy. Kaya, number one sa ating point sa journey, sub-point, hindi mo alam. So, anong gagawin pag sabi ni preaching si pastor dito, ano eh? What to do when you don't know what to do? Ang pinaka-message lang, don't tiwala ka sa Diyos. Ngayon, hindi ko makakalimutan yung mga ganun bahay kasi tingnan ko lang ano eh. Ganun dito. So, alam natin. Pero point number two, ang importante, nasa quiz din kanina, di ba? At least alam mo kung saan ka nang galing, saan ka pupunta. Okay, meron kaming preaching din yan na yung apat na importante sa buhay. Origin, destination, purpose, and morality. Okay? So, yung importante lang dyan. Pero yung dalawa, importante yung hindi mo alam kung ginawa ka pa ng Diyos o galing ako sa unggoy. Ang hirap mga kapusa ka, huwag punta nun. Dapat alam mo, tanggapin mo, intindihan manampalataya ka na tayo ginawa ng Diyos. So, therefore, siya nag-determine sa tayo punta. Amen. So, ngayon, sa sanlibutan or sa lahat ng katauhan, dalawa. So, langit o impyerno. Still, mamatay tayo lahat. Balik tayo kamayan ulit dun. So, yun ang ating dapat maintindihan. Number one, hindi natin alam, papakaroon na natin minsan yung mga details ba. Kung saan tayo punta, dito muna ba, dito muna, or ano mangyayari pag hindi tayo, ilang taon tayo dyan, hindi natin alam yun. Ang Diyos na nag-determine, depende rin sa ating minsan pagpili at pagsunod o hindi pagsunod. Okay? Pero importante dapat alam natin kung saan tayo nanggaling pupunta. At yun ay, sino nagsabi sa kanila doon sila pupunta? Ang Diyos, importante rin yun. Alam ko saan ako pupunta doon, sino nagsabi sa'yo? Baka naman kung sino-sino na nagsabi, anong purpose ng buhay? Basta masaya. Ha? Ganon? Hindi ikaw yung magsasabi, hindi yung TV host. Na ang Diyos dapat magsabi. At pag alam mo saan pupunta,
ia-align mo yung ginagawa mo dahil doon ka pupunta sa langit pala. Anong gagawin mo habang nasa lupa ka pa? Paghanda mo yun. O, langit ka na nga eh. So maganda, maglingkod ka sa Diyos para maraming rewards. Masayang, paglilingkod. Pati yung iwan mo sa lupa, kung mauna ka, at least nahihanda mo rin sila. Amen? Pag nagtanong sila, sino ba yan si Brother James? Ganun ang ginawa sa buhay niya. Diba? Ganito ginawa niya. So papunta sila, parang tinuturo sila sa direksyon na ikaw kung saan ka pupunta. O sila, mapapagaya, ma-inspire silang sumunod sa'yo. Okay, ulitin ko ha. Ano yung tatlo natin? The journey muna. Importante, alam mo saan pupunta, dinetermine ng Diyos, saan ka nang galing, saan pupunta. Then of course, number yung una, hindi mo alam yung mga details na pupuntahan mo sa journey mo. Amen? Okay lang yun, hindi mo kailangan planuhin lahat, hindi mo paplano lahat eh. Iba na, masyadong ano dyan, masyadong... Ah, pag ganitong taon na ako, ako yung mag-aaral, ganitong taon dapat, graduate na ako, may ipon na akong ganito, at may asawa na ako ganito, may isang anak na ako sa ganitong year. Maganda rin, pero high level lang, walang problema. Amen? Hindi yung tipong ito, that pastor na ako, pag ganyan. At savings ko sa, ano, ganyan na, may tatlong kotse na ako, at... Pag bago ako mag-asawa, dapat mayroon na akong dalawang bahay, mga ganun ba? At pinag-travel ko sa sinanay, tatay, mga ganun eh. So, maganda sana, pero acknowledge the fact na hindi mo alam. Okay? So, dapat compass, hindi mapa. Alam niyo yung illustration na yun. So, pangatlong sub-point sa journey natin, ano yung dapat natin expect para maganda yung maging journey natin. Katulad nakita natin sa chapter 33, maraming mangyayari, maraming learnings, pero marami ring trials. Okay, so ano yung mga nakita natin dito? Yung iba walang tubig, hindi, yung ibang ano, parang walang detail, di ba? Ako mabing, ano ginawa ko nung taon ng ganyan, parang wala akong maalala ng special, di ba? Pero may mga lugar sa inyong journey na minsan may special, di ba? Katulad nung nabanggit yung, yun yan, walang tubig, yun, parang mo, Refidim, di ba? Yan, tawag na rin yan. Yan ba yung Mara? Yan din nata yung Mara eh. So, salamat sa nasubok sila doon. Walang tubig. Tapos nagreklamo pa sila. Pero nagpalabas ng tubig yung Diyos. So special happening sa ating buhay. So, i-treasure natin. Magmali yung ginawa natin. At least matuto ka. Amen. Amen. Magmali. Kaya bakit ba ako, ano doon? Bakit ba ako natanggal sa, ano, nabaho nung year na yun? Yan. Agay ito. Huwag mo na ulitin. Kahit ako bumagsak, ba't ako nabagal? Bakit yung anak ko nagkasakit? Ay, kasi pala, pumunta kami sa, ano, wala kami protection sa lamok, o mga ganyan ba? Nagpabakuna kami, ganyan. So yun actually yung pangatlo, no? Marami nangyayari sa ating buhay, sa ating journey. Tiwala ka lang sa Diyos. Matuto ka pag nagkamali ka, pag may victory, celebrate. Then move on. Amen. Yung mata mo dapat nandoon sa iyong patutunguhan. Amen? So bilang Kristiyano, ano yung mga lesson dyan? Ganun nga rin. Ibang problema, may nangyaring happening sa buhay, Kristiyano, ayaw na mag-move on, hanggang doon na lang. Dati ako ay ganyan, ngayon hindi na. Anong gagawin mo? Diba? Dati ako yung parang pagbago kayo, yung mga paborito, may paborito minsan, basta hindi naman paborito, pero yung mata nasa iyo lagi, diba? Siyempre, madalas yung mga baguhan ngayon, mga baguhan ngayon, mga ampers, yan. Okay, mag-isisi, dati, ang daging bida, si Pame, yan. Lagi kasing ano, si Rain. Ang panahon bago si Rain, ini-invite pa lang yan, lagi natin pinag-pray, amen? Sa wala, babalik, wala, babalik. Parang wilderness, man. Si Edgy din, dati, babalik. Nagpapay natin lagi sa AC, di ba? Kasi payat-payat, ang liit. Sabi, ano nangyari dito? Pray lang natin. Ngayon, pogi na. Amen? Amen! Si Rafi, nakita yung picture dati. Ang liit din yan. Parang si Prince. So, ganun lang. Enjoy natin kung ano yung meron. Pero, matuto tayo. Ano yung natunan natin? Yan, yung mga nangyari sa ating ano rin. Siguro mali natin doon. Sila rin yung may mali, mga natiwalag, di ba? Sinabihan ang pumili, lahat na nga ng pagpaalala. Tanggapin natin, in a way, failure yon sa atin, lalo sa kanila. Pero, learnings pa rin, okay?
Natuloy natin. Ang bilis ko lang ah. 50. Okay, so ano pa yung mga, yan, so yun yun. So, isang gusto ko sabihin pala doon sa journey, huwag mong kukumpara lagi yung sarili mo sa iba. Ano ka rin ng umaga. Di ba? Ay, hinata ko na, Jamie. 22 yung classmate ko, 18 pa lang, may asawa na eh. Dapat, lahat ba dapat tayo ganun? Ganun. Amen? May journey sila, may journey ka. Yung focus mo sa'yo, sa Panginoon. Ay, yung ilala ko, missionary na, 25 pa lang. Hindi, ano mo lang, salamat mo lang, pero hindi ka kailangan pagmadali. Alala ko yung naisip ko kanina. Yan, nagmamadali naman. Ako, hindi ako mag-aasawa, hindi, pastor. Dapat, pastor, sa'yo, gusto ko. Nangahanga ko yung pastor, ganyan. Ano mangyayari nun? Ibig sabihin, taas ng standard mo naman. Eh, yung pastor, sabi nga sa'yo, hindi naman yan something na parang top ano eh. Ano yun, special in a way, pero hindi siya yung tipong ano, hindi lahat tayo bibigyan ng ano yan eh, opportunity. Natindihan niyo ba yun? So, maganda kung okay ako, gusto niya, pero hindi yan something na ipipilit mo. Tandaan niyo yun. Ganun din, lalaki ka, babae, kaya naalala kong isang ano, ganun yung kwento niya eh. Nag-inaaway niya yung asawa niya, kasi kala akong kapastor ka, di naman pala, tagal naman. Inaaway niya, di lalo mong pinatunayan hindi ka dapat. Ba't ganun ba ang tingin mo sa ministry? Ano eh, pag magaling ka, ganun, pipilit mo yung hindi kaya or hindi nang pa sa'yo, di pinatunayan mo hindi ka dapat doon, kasi hindi ganun yun. So yung journey natin, journey lang. Tiwala sa Diyos, and then, gawin mo yung mga gawa mo. Pagbutihan mo kaya mo, nagkamali ka, matuto ka doon. Yan ang journey. Doon tayo sa pangalawa. Okay, sa pangalawa, ano yung malaking nakita pa natin dyan? Journey, pagkita si journey, and then, yung tinakil na, yung mismong inheritance na, yun na, maganda na. Ibig sabihin, ito yung mamanahin nila. Okay, so sa physical muna tayo. Ano napansin natin dito? Yan, may naghati-hati, hati-hati. Inheritance, dito sa, again, sa Old Testament, ang lagi na ano dito, yung lupa. Puro lupa, land, lote, yan. Sa panahon natin yan, hindi na tayo ganun. Di ba? Ginagegera na nga sila doon. Gusto nyo nang tumira doon. Galit yung kapitbahay nila, kasi sila din, bata yan. Bata pa sila, nag-training silang sundalo, kasi anytime. Wala silang kapayapaan doon, yung gusto yun. So, ang gusto natin, yung gusto talaga ng Diyos sa atin. So, inheritance, pag sinabi pong inheritance, pamana, positive po yan. Huwag lang utang, papamana. Pag land talaga, positive yan, kasi doon ka magpapaunlad eh. Lalo sa panahon nila, farmland, even sa atin, industrial land, huwag mo lang sisirain, commercial land, residential, kung ano man yan. Pag may lupa ka, nako, hindi mo problema yung future. Inisip mo na lang kung magkano may benta at kung ano yung timing, di ba? Kasi iba, papamana mo pa. Ganun po yan. So, pero, anong gusto kong focus dito? Tatlo na naman. Number one, napansin natin, paano hinati yung lot? Yung lot na lot. Parang feeling ko, may kinalaman yung lot sa lot na... Sa totoo lang, bakit land yun eh? Lot ang tawag natin ngayon. Sa kanila, pag sinabi sa lot, by lot, parang hindi naman swerte, pero parang pilihan niya, parang hulugan, parang... Sorry. Bolat, si parang... Kasi nga, sino yung dito sa north, sa south, sino dyan? Botohan ba yon? Hindi, sabi dito, by lot. Bunutan yon. Ibig sabihin, oh, sige, sino? Eh, 12 kayo. Yung dalawa, matalino rin, nauna eh. Okay ito ha, dito na kami. Hindi na namin kailangan. Hindi pa kanina nakikita, namili na. Nag-usap sila ni Moses. Kinaalala kay Joshua. Di sige, no problema. Yung nagsabi yung by lot, and then later dito, sabi, by lot. Anong lesson doon? Ang inheritance natin ay by lot. Una yun, ibig sabihin minsan, iba sa atin, yaman, minsan hindi, iba ay, iba makapag-abroad, iba hindi. Ano pa, iba magkakaroon ng 5 anak, iba 7, iba wala, iba. Kailangan na-expect natin yun, na by lot yun, hindi, ipipilit. Parang kanina rin, journey, pero lalo na yung
Mamanayin mo, sa palagi ko, ito ang para sa akin. O yan ang bibigay sa'yo ng Diyos. So, that's number one. Okay, kailangan maintindihan natin yun. Yung pangalawa, pero still, kahit by lot yan, yung lugar lang ng mga bago dyan eh. Nakita nyo yung itsura ng Israel, di ba? Hindi pwede by square-square yun. Wala. Minsan talaga may desierto doon, may mataas masyado, may patag. By lot yan. So alam ko, I'm sure, marami gusto doon sa bandang yung last week, di ba? Yung Rose of Sharon doon. Patag na, malapit pa sa dagat. Maganda rin yun. Kaya minsan, maganda rin nasa taas. mataas na land. Kaya yung by lot, but still, at least sigurado sila, meron sila. Yan gusto sabihin doon. 12 sila, yung Levite nga wala, pero meron din siyang portion doon, mga cities. Pero, huwag ka na magreklamo, yung gusto sabihin doon. By lot yan, basta may inheritance ka dyan, pero huwag kang mag-expect by lot yun. Okay? Pero pangalawang bagay din, by faith din. So, anong pinakita dito, nakita natin dito, sino yung mas malaki yung lupa? Pag mas marami kayo, di ba? Kasi tama nga naman, alam nga naman kahit sa panahon natin ngayon, may mga lugar sa atin na ilan ang congressman. Depende sa dami ng tao. Madaming tao doon, marami ka nire-represent. E kung 1,000,000 to, itong isang malaki lupa, ang tao lang doon nga, 1,000,000. Dito sa mas maliit na lupa, 10,000,000 sila. O kung ilan ang representative nung dito sa malaki, pero konting tao, isa lang. E dito, 10,000,000. O siguro, mga 5 sila, 6. Patas lang, amen? So kaya sinabi, nabanggit ko na by faith, kasi po, nung una pa lang, sinasabi na sana, magpakarami kayo, magpakarami kayo. Yung iba sa atin, ayaw. Okay? Ako, hindi ko maaga natutunan yan eh. Sayang lang. Pero okay na rin, kung anong meron kami, amen? Meron na kaming apat, salamat. At, kaya yun. So, kaya hindi ko makakalimutan yung pag binibilang yung ano, nung una kong mga basa ko, nilagay ko yung numbers niya. Pinakamarami talaga yung Judah. Kaya ruler sila. Tsaka pa nung una pa lang, talagang binanggit na ni Jacob yun, di ba? Nakita rin natin sa kwento ni Judah. Responsable siya, matapang. Tinitingila siya ng mga kapatid niya. Kahit hindi siya panganay. Pang-apat lang siya, di ba? Sa panganay. So, gusto ko sabihin doon, pakarami, manampalataya kayo. Na boss, no, maraming anak, mahirap. O, totoo, pero marami ka rin reward. Sabi sa Psalms 127, ang sabi doon, sayin natin. Nakalimut tayong umpisa eh. Behold ba yun, o? Magsilang yan eh. Dali. So yan, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman give. So, sabihin, lahat ng Diyos ang nananatili. Pero especially kahit daw sa bahay, kahit malakas mayaman kayo, pero pag hindi kayo pinatili ng Diyos, patay kayo. Kaya sabi dyan, ayan, kahit maaga akong gumising, pag hindi ka pinaserve ng Diyos, kaya sabi daw, low, yung palang yung hanap ko, low children and inheritance of the Lord. So yung mga bata daw, pamana ng Diyos, ano mas maganda? Maraming pamana o konti? Eh, maraming maghahati. At least marami kang anak, di ba? At sabi dyan, and the fruit of the womb is his reward. So, marami kang anak, para kang ni-reward dan. Mas marami kang reward, mas marami kang anak, mas marami kang reward. Kaya sabi dito, illustration dito, for as arrows in the hand of a mighty man, so the children of the youth. So, pag mas marami ka daw, alam niyo yung arrow, di ba? Bilang lang yan eh. Kahit po baril, bilang din ang bala. Ano mas maganda? Labanan. Ilan ang bala mo? Dalawa lang. Gusto mo yun? Lugi. Sisiguraduhin ko eh. Kung yung isa, pitong bala. Panalo agad. Nakita niyo yun? Ano sinasabi dyan? Kaya lalo sa 5, sabi niya, happy is the man that his quiver is full of them. Quiver, lalagyan ng arrow. So, marami kang arrow, panalo ka, masaya ka, pinagpala ka. Amen? Amen. Balik tayo dun. So, nagkakaintindihan tayo. Basta mahirap eh. Di magsipag ka. Mananampalataya ka din. Kaya, yun. So again, huwag naman yung iba talagang wala na, talagang gawalan ng gawa. Ang pangit din naman nun. Walang plano-plano, wala namang sistema din. Pangit din naman yun, di ba? So kaya sila, may sistema. Kasi ang Diyos na nag-govern sa kanila eh. Kung makikinig lang sila eh. Hindi sila magkukulang sa
Wisdom. Okay, so number ano, inheritance tayo sa journey. Some are not known or planned. Basta importante, alam mo kung saan ka nang galing, saan ka pupunta, dinetermine ng Diyos yung nagsabi kung saan ka pupunta. Yun ang importante sa journey. And then, tanggapin mo na, or observe mo lang, habang kayo, nasa journey tayo, habang buhay tayo eh. Lalo buhay Kristiyano natin, maraming matututunan pa. Hindi ka nagkamali ka lang na isa, ayoko mo na. Ayoko na mag-journey kasi dati, ganyan ako eh. Ngayon, tabunan mo nang ano. Pagsipag ka, makakalimutan na yung ginawa mo dati. Alam niyo ba yun? Ganun ang principle dyan. At sa Bible po actually, masama po yung binabrought up mo sa kanya yung mali niya dati. Alam niyo ba yun? Mali. At ganyan natin ginagawa yun. Kung ginagawa natin yun, tama lang. Okay, hindi yung para i-condemn yung isang tao, kundi para matuto tayo lahat. Amen? Nabalas natin. And then last dun sa journey is, yun nga, maraming trials, maraming learning. And then sa inheritance, divided by lot, and then para mas marami, gusto mo maraming reward, mas maraming lupain, mas malawak ang iyong boundary, magkaanak ka ng marami by faith. And then, of course, di ka naman makakaanak ng marami kung baka nga takot ka maligaw pa lang, idong ka pa lang, takot ka na, wala na. Magsipag ka, planuhin mo na agad dyan, kapatahan, amen? Blessing niya, mas marami, mas masaya, mas maganda, again, magiging responsable tayo. And then last, ang bilis ko. So last point sa inheritance. So parang ganun pa rin. Kasi hindi ka makakapagparami kung hindi mo yan talaga ang hindi ka naniniwala sa Diyos eh. Or baka marami kang anak ngayon, apo mo, konti na lang kasi tinuro mo sa kanila, anak, nako, kaya ako nahihirapan kasi ang dami. Salik na sabihin na mag-enjoy tayo, tiwala tayo sa Diyos. So madami kayo ngayon, tapos yung apo mo na, konti na. Kaya ang gusto ko sabihin ito, parang additional sa yung pag-divide ng lot o yung mamanayin ng inheritance mo ay depende sa pananampalataya mo, may consequence din yung past choices. Kaya nga yung Judah talaga nagpakarami yan. Kung naalala nyo, nung pag-alis pa lang nila sa Egypt, nagbilangan na eh, di ba? And then ito, 40 years, nagbilangan ulit kasi ang dami na nangyari dun. After 40 years, maraming namatay, maraming nadagdag, depende sa kanilang mga choices. At later nga, yung alam yung si Dan, isa pa yung sa marami dyan, panganay. So, pero naunahan sila ng Judah. Pero marami dyan, Judah, Dan, Ephraim, kahit bunso yan, nagpakarami din yan. And then Reuben. Sila yung kaya nasa, sila yung nasa inner circle. Sila yung mga leader sa kanilang corner nila. Basta may corner sila ng quarter. Quadrant, kung saan, yun man yun. Sila yung mga leader eh. So ano yung mga tamang choices na ginagawa natin sa buhay? Yan, kaya nga banggit ko sa inyo, yan, bata pa kayo, nasa church kayo, napaka-importanting institution na ng Panginoon. Baka naman nang-aaway ka pa dito ka pa nag-ano, mas importante pa sa iyo yung mag-iingat tayo ng ginagawa natin dito. Sa labas, pwede makalimutan yan, naalis ka ng school. Diba? Maganda rin ayusin mo yung school mo kasi mga makilala mo rin dyan, mga makikatulong mo rin, partners, at okay din yan, pero lalo sa church. So, dati hindi ko rin na-realize yun, pero nung tumatagal ako sa church, na-realize ko, napaka-importante ng church, pati yung pastor mo sa'yo, yung kung paano ka naging member sa pastor mo, napaka-importante pala nun. Na-realize ka, pambira. Kaya salamat na lang, may nagawa kang mali, pinatawad ka na, mag-ayos ka na. Biro mo, sa pastor mo yung mag-advise sa'yo, kakasal sa'yo. Kung dito ka, ano pa? Siya yung mag-ano sa'yo, tuturo kong saan eh. Bukod sa ako eh, alam ko nag-pray ka, pero minsan, hindi mo alam yung magnitude ng pwedeng advice or kung pwede ka rin i-down ng pastor mo, syempre hindi gagawin niya kung wala ang dahilan, di ba? Pero paano kung may kalokohan ka talaga, lilipat ka sa ibang church, saan galing? Doon. Naku, tatawagan kami, ganun po yung ano yan. So, hindi naman yan hard, no, pero minsan ganun yun. Alam, klaseng ano ba to? Ganyan. So, of course, kung ano yung nakakabuti sa inyo, pero minsan, kailangan din warning ang iba kung may bagay na dapat, alam na, malaman. Okay. Kung di naman, malaman naman. Sana itindihan nyo yun. May mga consequences. Kaya nung pagkinumpara ko rin, parang may mga tribes, hindi pantay yung ano nila eh, kung mapapansin nyo.
Later nga, yung Ephraim, yung lumakas sa north eh. Pero still, yung 10 tribes na sa north, medyo negative na yun. Di ba? Kung alam niyo yung kwento sa kanila, nanatili nila yung Judah. Okay, kasi nga, may mga pinili sila sa buhay nila na mali. Ano pa yung unang naubos dyan? Actually, yung unang na-compromise dyan, yung Dan. Inaral nyo sa judges, nasa judges stage pa lang, yung Dan, nag-compromise. Sinabi nang huwag kayong nasamba sa Diyos Jonah, sinabi nang sirain nyo lahat yan. Si Dan, siguro na-curious, ano may ginagawa itong mga to? Kinorap na nila yung sarili nila. Very early on. Sa kanilang history. So, anong nangyari sa kanila? Nakorap na ng maaga. And then, Benjamin. Alam niyo yung kwento sa Benjamin. Konti na nga sila, dahil pang bakla doon, pinagtanggol pa nila. O, syempre, kung alam niyo yung kwento, di ba, si Judges 19 naman, hindi naman lahat bakla, pero may mga bakla doon, pinagtanggol. O, sige, hindi naman kayo mapatayin eh. Yung ano lang, isuko nyo lang yung mga bakla dyan. Mapatay namin. Ma-pride. Hindi, kababae namin to eh. Nakipag-gera sila, kalaban nila, buong 11 tribes. Ano mangyayari sa inyo doon? Ubos. Halos. Okay? So yun yung mga consequence ng kasalanan, mga choices ng mga leader nila, tsaka sila. By the way, yung leader natin, nakadepende rin sa atin yan. Depende kung ano yung, anong klase tao tayo. Kung matino tayo, pwede natin i-pressure yan. Dapat lang. Tulad niya. Kaya minsan nagtatanong din naman yung mga yan, di ba? Yung ano, opinion nyo dito, ano bang opinion dito? Minsan di na. Pero pag hindi silang tatanong, alam nating mali, pressure natin sila. Ano, kala ko ba representative namin kayo? Ba't nag-iisip kayo ng nagde-desisyon kayo ng kayo-kayo lang? Amen? Yes. So yun, so inheritance, ayun yung lugar na kung saan pwede kayong pagpalain ng Diyos. So pag andyan na yan, unari, nasa church ka na, naglilingkod ka na, nag-aaral ka na, may expectation pa rin sa'yo, kaya ito yung uling namin binasa. Lumabas din sa quiz nyo. O sige, itong utos ko sa inyo, sirain niyo yung mga idol niya, patayin lahat ng mga dapat patayin. Binanggit naman, di naman lahat eh. Naalala nyo, may mga in-spare sila, yung Gibeonites, doon di sila nagtanong sa Diyos doon eh. In-spare nila yun kasi nag-ano sila eh. Nagpagkasundo sila. And then syempre, yung mga kamag-anak nila, Edomites, Moabites, saka Ammonites. Sabi ng Diyos, huwag yung pakilaman yan, dyan lang yan. Kaya mabanggit natin ulit yun. So pag andun ka lang sa lugar or status na pwede ka magpalain, dapat ka magpalain na talagang ano sa'yo ng Diyos, aalis ka ba doon? Or pag sinabi niya, alisin mo to, o andun ka na, pero ito dapat alisin mo. Okay? Nadala sa mga young people yan, music pa lang yan ha. Ayun, wala si Tisha eh. Pero kayo, ngayon, ganyan, kala nyo, laro lang kasi yan eh. Naintindihan ko naman yan. Pero yung music na yan, hindi yan basta-basta. Matagal lang ginamit ng Diyos yan sa tama. E ginamit din ng demonyo yan sa mali. Kung sinabi siya, ito yung magandang music, sige, pag-aralan mo. Pero sinasabi siya, yung mga uso sa libutan niya, puro kalokohan, kabastusan yan, kamunduhan, at yung basta ma-relax ka sa buhay mo, yung parang hindi ka na nag-iisip. Puro kalokohan yung message, kaya alam mo, ganun lang buhay. Pinapasok yung mura dyan, kabastusan, parang ginagawa lang joke. Diba? Tapos kakantahin mo pa. Kung sinabi ng Diyos, alisin mo yan! Alisin mo na kasi ngayon, parang di naman ako kayang alisin sa church itong music lang eh. E paano kung minahal mo na yung music na yan? Yung show na yan? Yung kaibigan mo na yan? Sabi ng Diyos, alisin mo. Ano mangyari sa'yo? Ito rin pwede itong mangyari sa'yo sa buhay mo. Hindi mo inalis yan, ayaw mo alis yan. Later, iyan yung mag-aalis sa'yo. Ibig sabihin, na-influensya ka yan, ang Diyos ang mag-aalis sa'yo kasi sobrang makamundo ka na kahit Kristiyano, kahit ligtas ka eh. Intindihan niyo ba? O, ligtas naman sila, di ba? Ligtas sila sa Egypt. Pero doon na sila sa promised land, gagawin na lang, papaunlad na lang sila, maglilingkod na lang sila sa Diyos. Inalis pa sila doon. Dahil sobrang nagpaka, naapektuhan sila ng mga nakatira doon, yung mga gawin ng kamunduan. Hindi naman nila inalis. Kaya yun yung sa inheritance, yung last part sa inheritance, consequence of past choice. Okay, nandun na sila sa inheritance, inalis pa sila. Sinabi na sa kanila eh.
Ganito kaya pag may warning, sabi nila yung tinatawag na Murphy's Law. Alam niyo yun. Ganda rin yun eh. Pero kung sinabi Murphy's Law, if something can go wrong, it will. Sa Tagalog, pag may hinayaan kang bagay na, naku, baka pwede tayong mapahamak dahil sa ganitong bagay. Hindi mangyayari. Ano ba yung ano, percentage na mangyayari yan? 1 in 10? Oh, okay lang yan. Meron pa rin. Alisin mo na. Kung may posibilidad na maalis ka sa kalooban ng Diyos, alis. Hindi mo alisin yun? Hindi, matapang ako. Hindi, alisin mo na lang. So, pag-usapan na natin dito, ulitin ko, ano yung mga, ano, maganda yung mga exam nyo eh. Ano yung dapat nilang gawin? Puro destroy yung mga, especially mga corset thing. Hindi naman yung mga lupa eh. Di ba? Neutral yung lupa kung sino nakatira doon. Pagpaunlarin nyo lang, parang ganun yung bahay, kahit yung buhay natin, ganyan. Ayusin mo, magiging maayos yan. Pero, kailangan alisin mo yung, nasa na ba yung bad? Alala mo? Baba. Anong gagawin nila pag andun na sila? Drive out yung mga inhabitants. Either patayin o paalisin. Pero hindi naman naalis yun eh. Kaya again, abat pasto ba't pinapatay naman sa mga naman? Kasi according hindi lang sa research and history, sinabi sa Bible, mga abominable yan, mga cannibal, mga bakla, mga... May mga lugar po eh, kung pinag-aralan yung kahit sa ibang lugar na hindi dito, may mga civilization na basta lang naubos eh. Alam niyo ba yun? Yung may mga civilization na ganun eh. According to ano, parang bigla-bigla daw yung pagkawala ng mga inhabitants. Pwede yung mga sakit, mga sumpa. Iba naman eh, kung gano'ng katotoo, sabi, meron daw narinig na ano, nagtakbuhan. Natin alam. Pero still, kayang gawin ng Diyos yun. Amen? Amen? Kaya kung ayaw mo magkaroon ng problema in the future, sinasabi na nga ng Diyos, alisin mo na. Yun dapat mong alisin. Hindi naman lahat eh. Yung specific, katulad niya, mga false religion. Ngayon, ba't sa Pilipinas, hindi naman tayo may hawak dito. Pero still, salamat. Kahit pa paano, Christianity yung kahit pa paano. Dito ay outwardly na sinasabi nga. Pero, kaya bobo na lang yung mga country na ano eh. Na inumpisa na Christianity tapos mag-aaring yun, Islam. Malaki katangahan yun. Alalim yung story nyo, hindi yung... Hindi yung... Pahayaan nyo yung hindi dapat. Ganito-ganito yung message dito eh. Patayin nyo yan, walisin nyo yan. Mayiging salot sa inyo yan, okay? So yung mga ginamit na salita dito is... Pricks in the eyes. Sinong gusto mapuwing dito? Wala namang gusto mapuwing sa atin. Maliit lang yun eh. Kaso, sakit. Sakit sa mata nun. Di ka nakakalabang ka, napuwing ka. Bigla kang ganyan. E di, saksak ka rin. Hindi maganda yung mapuwing. And then, pricks in your, thorns in your sides. Hindi naman namatay agad eh. Pero, kung matuso ka dito, ang hirap na lumaban. In the future, mahirapan ka na. At pwede ka rin mamatay. And then it shall vex you in the land where you dwell. So, andyan nga kayo, pero inaasar naman kayo, isang masako, minsan kalahati, minsan makabawi. Gusto mo ba ng ganun sa buhay Kristiyana nyo? Dito, mainig mo yung salita ng Diyos sa church. Ang kaibigan mo sa labas, bakla or makamundo. Okay, kung ano siya sabing huwag di gawin dito, ginagawa. Diba, kung naman, may kaibigan kayo maaga na boyfriend, ganyan. Okay lang naman ako eh. Okay lang naman. Buhay pa naman ako eh. Hindi mo alam, may nangyayari na doon. Yung karakter nila na isira na. O sana hindi, pero... Aray, bibigyan mo ng chance ba yun? Ganon? So, katulad sinasabi sa drive it out. And then, yung mga natira, ayan nga, dapat walang matira. Ito pala tayo. Sinabi yun? Drive out, destroy the pictures. Ano mga gawa ng picture? Eh, babaong ko lang sa museum eh. Kung nakita nyo ba yung mga sa museum minsan, yung mga sa Diyos-Diyosan? Di ba, minsan doon yung mga iba, kabastusan eh. Alam nyo ba yun? Eh, syempre yung mga bata, ha, ganito pala sila ng unang panahon, siguro normal lang to kasi, hindi nga, dahil sinira mo na yun eh. Yung mga bagay po na hindi natin kailangan malaman. Alam nyo ba yun? Eh, curious ako, gusto ko lang malaman. Bakit? Eh, kung pinapasira na nga ng Diyos yun, kung hindi mo kilala ng Diyos, hindi kayo papakinggan namin. Molten image. Gusto kong makita yung
itsura, nakita niyo ba itsura? Mapangit una. Nakatakot, baka may demonyo pa yun. Ilalagay mo sa museum. Hindi tinignan pa nung ano yung mga batang, baka minipnotize pa yung ano. May demonyo po yan, sabi sa Bible, di ba? Alam niyo ba yun? Kaya sinisira po yun. And quite po ha, quite. Pluck down all their high places. So ginawa ba ng Israel, kung alam niyo yung kwento, hindi nila ginawa totally. Nagtira sila, parang siguro tayo, parang konti na yun, hindi na yun, ano, hindi na yun, kasi sabi ng Diyos lahat eh. Kaya ngayon, alam niyo yung kwento sa Israel, na-influence pa rin sila. Si Solomon mismo, kala nila malakas na sila, yung mga Diyos-Diyosa ng mga asawa niya, okay lang ito, hindi naman ito makasira, nakasira nga eh. Ano yung pwede natin apply dito? Kunwari, yung soul winning. Sabi natin, soul winning, pag soul winning, implied dyan is, hindi ligtas yung iba, kailangan maligtas. Eh, hindi sila iniwala dyan, basta iba yung turo sa kanila eh. Accept natin yung turo sa kanila, ganun. Relative tayo. Kung, yan ang gusto mo, yan ang tama sa'yo. Isa lang ang tama. Langit or lupa lang. Si Jesus lang or wala na. O may kasama pa. Sa atin, Jesus by faith alone, by grace alone. Amen. Sa kanila, by grace din daw. Pero samahan mo ng... Hindi, sisirayan mo yung definition ng grace. Amen. May daw, isahala-hala, nag-ano ko kahapon. Nag-review ko kasi parang mali-mali yung sagot eh. So, gano'n. So, importante yun. Okay, destroy. Pluck down. Alam nyo yung pluck eh. Di ba talagang alisin nyo yung mga ugat-ugat na yan. Saan ba nang galing yung ano yan? Yung Catholic na yan? Aralin mo. And then, okay, di natin mapatayin ha. Sisirain natin in such a way na ituturo natin sa tao yung tama, yung totoo. Alamin natin yung source niyan. At syempre, present natin sa kanila. Di natin siya pipilitin. So kaya, naalala nyo yung mga seminar natin tsaka yung tuturuan dito. Ganito yan, according to the Bible. So dapat, sa mga utak nyo dito, mamuong nakikinig kayo. Dapat wala na kayong chance na pag nagkaroon ako ano, balik ako sa Catholic. Bihira ano. Either hindi ka nakikinig doon pag ganun. Naligtas ka dito, tapos babalik ka doon. Ewan ko sa'yo. So ganun po yan sa buhay natin. I-determine nyo yan, identify nyo yung dapat nyo alisin at sirain. So isa sa mga challenge sa akin ng bagong Kristiyano ko, yung music nga rin. Yung panahon namin, nabanggit ko yun dati, di ba? Ang mamahal po ng mga cassette tapes. Dati talagang nasa 350 yun. Eh, malaking bagay na dati 350. Siguro ngayon, mga ilan na yun. Kung natin 1,000. Ganun na yun. Bibili ka, bata ka pa lang. Papabili ka pa sa ano mo. Para doon, papakinggan mo na papakinggan yun. Ang sabi sa amin nun, nag-baptist ako, pambira yan, sa demonyo. Ha? Dapat niya sinusundog. Ah! Ang hirap nun. So yun nga, medyo hindi ako na ano. Kaya hindi ko sinunog, pero tinago ko lang. Yun, nabaha. Hindi, sunog din. Pero matagal ko lang din pinapakinggan yun. Okay? So, nagkaintindihan ba yung mga sinasabi ng Diyos na alisin mo na. Okay, pusin tayo. So, ulitin ko lang na mabilis. Journey, maraming pwede mangyari. Tiwala ka lang sa Diyos. Importante, alam mo saan nanggaling at papunta ka sa kung saan. Sinabi ng Diyos na dapat pumunta. Pangatlo, maraming mangyayari dyan. Tanggapin mo kung ano mangyayari. Matuto ka doon kung may pagkakamali. And then, move on. Inheritance naman, divided by lot yan. Yan ay walang inggitan. Kung saan ka nilagay ng Diyos, doon ka lang, pagpapalain ka doon. Pwede yan. Pero, then again, minsan nalalagay tayo sa magandang kalagayan pag tayo nanampalataya, katulad ng nagparami. Kala nila, nahirapan sila sa anak nila. Bandang uli, malaki rin pala bibigay sa kanila. Di, wow. And then, consequence ng past choices natin. Last, mga palakpak. Sa chapter 34, ano yung mga pinag-usapan na dyan? Yung borders. Ano yung borders? Hindi po yun yung makikita sa, ano? Board yan, border. Parang boundaries. Yung boundary, ang naghahati sa boundary, yung border. Okay, ito yung boundary mo, nasa gitna niya, sa kanya dito. So, binanggit mo dyan, kung binasa niyo yun. So, may tatlong points na naman tayo dyan. Yung lumabas sa exam nyo,
meron tayong tinatawag na natural border. Okay? So, syempre, andun na sila, nanalo na sila, mag-aatihan na sila. Pero hindi, may mga border na hindi mo kayang tawirin. Unless shokoy ka, doon ka sa dagat. Diba? Natural boundary rin tawag doon. Walang titira doon. Okay? So, panahon natin ngayon, pwede na pero mahirap pa rin, diba? So, ano sa buhay natin yung mga natural border na dapat maintindihan natin, tanggapin natin at hayaan nating i-bound na tayo doon. Ibig sabihin, hindi tayo lalagpas doon. Natural, ibig sabihin, lahat nangyayari yan sa atin, lahat ng tao. Okay? Number one, of course, tayo ay mamatay. Okay? So, pwede nating aral dyan. Psalms 90 verse 12 ba yun? The Song of Moses, sikat na sikat kasi ito yung laging binibigay pag may birthday. Okay? 90-12 bata yan. May basa, ready, go. So teach us the numbers of this, that we may apply our hearts unto wisdom. So kahit anong gawin mo, mamatay ka rin. So kahit mayaman ka ngayon, planuhin mo na anong gagawin ko sa pera ko, sa aking lakas, sa aking nanitirang taon, kung natanda pa ako ng ganyang araw, ganyang taon, ano ang gagawin ko? Bilangin mo na, pag sinabi number are days, hindi lang bilang, kasi hindi mo bilang, planuhin mo na, yun ang ibig sabihin yan. Para maging matalino ka, hindi masayang yung iba, di ba, gano'n, na may mga lupain, yung kwento sa look din, di ba, sabi doon, eat, drink, and be merry. Kaso, pinatay pala siya ng Diyos nung araw, gabing yun. Anong gagawin niya? Sayang. So, yeah. So, natural boundary, bukod sa kamatayan, ano pa? Sa buhay natin. Nabanggit natin, lalaki, babae lang, di ba? Hindi ka mo pwedeng, ano kaya? Pwede ako sa lalaki, sa babae, sa gitna ako. O kaya, halfway, sa gitna. Hindi pwede yun. Kaya yan nga, yung nangyari sa pastor na ano, yung anak niyang babae, matalino naman, hindi pala natanggap, no? Hindi niya natanggap yung tinuturong tatay niya ng babae sa bahay dapat. Again, pwede ka namang, pero paghanda mo sa bahay, unless ayaw mag-asawa. O kaninong worldview yon pag ganun ka. So, bantalino mo, pastor, eh. Hindi ako ano yung goal mo. Tsaka ng Bible. Mayabang ka nun. Kaya ang ginawa, nagrebelde, mandang ulit, lalong nasira yung buhay. Sinisisi niya ngayon ibang tao. Eh kasi naman, ba't may rules pa eh? Yung Bible, kailan nagkamali ang Bible? Eh basta, di na uso yung inaano mo sa amin eh. Pinag-usapan natin yung tama at mali. Kung kaya mo sa akin sabihin, na basta mali yan at hindi na yung uso, sige, sabihin mo, anong dadailan mo? So, pwede naman magtrabaho, and then, paano? Ay, iwanan mo sa anak mo sa paano papalakihin yun ng ano mo? Hindi nga, paano matutupad sa iyo yung sinasabi sa Bible na ikaw yung magpalaki, magturo, nakahiga ka, pag bangon mo, ano mo turuan yun, nakakay lola, lolo. Tapos paano mag-rule yung asawa mong lalaki kung mas maray pa sweldo mo? Masama ba yung pastor? Ay ka magsabi nga eh. Wala tayong pilitan dito pero, ano mangyayari? May boundary yan. Ganon din yung lalaki. Yung mga ibang lalaki sa US daw, nanganak na rin daw, pinag-aaralan lang. Hindi ko kailangan ng babae. Pwede ba ano? Pwede yung implant yung ano sa akin para ako yung manganak. Maniwala kasi hindi ka, baliwan, pero nangyayari na ngayon yun. At yung mga lalaki, ganon din. Ha? Okay, ako mag-asawa. Baka pwedeng ano na lang. Anakan, ganyan. Then, ano, kala nila maganda yun. Imagine mo sa rin, paano posible naman? Diba? Yung pag may sinet ang Diyos na boundary, tinawid mo yon. Matulad sa nasasama ko na talaga iba eh. Ano yung boundary, di ba? Matulad nito. Kaya ako na, upuan na lang si Ezzy tsaka si Drain. Anong gagawin mo? pati space niya sinasakop mo. May ba sa jeep eh, no? Lakas bumuka ka. Nakakasaw yun eh. Upong ano lang. Upong ano, magkano pa ang pasahin ngayon? 11 ang ano, sadyante. Alam ko 13, sumakay ako ng ano eh. Upong ano lang, dati sa amin, 250 lang yun. Upong 250 lang. Di ba kasi iba, nakaganon eh.
So pag sinakop mo yung teritoryo ng iba, away yan. Diba, huwag kang ngayon sa dagat. Ay, tapos ka doon. Ang hirap nun. Anyway, nasakop ko na tuloy. But unang-unang boundary is natural boundary. Ang Diyos na naglagay. Hindi mo pwedeng tawirin. Yung tinawid mo, lunod ka. Hanapin yung mga boundary natin. Natural boundary, bukod sa buhay, gender, lakas natin, di ba? Minsan, kahit anong lakas mo, may certain level of ano ka lang na lakas. Hindi mo kayang 24 hours o tatlong araw walang... Gusto ko magsipag basta, gusto yung maman eh. Hindi lang makutulog. May gumagawa, nakwento ko naman sa inyo, Indiano. Talaga mayamang, mga 35 lang ata siya, 33. May aris yung kumpanya, Healthy siya. Healthy kumain, exercise. Kaso hindi nakutulog. Matutulog, 2 oras, 1 oras, 2 oras, 3 oras. Yun, 32, 33 pa lang patay na. Gusto mo yun? Tinawid mo yung boundary. Natural boundary ng nilagay ng Diyos. Patay ka. So ano pa, ang dami niyan. Okay, so naalala ko yung ano naman, yung hari, si Uzziah. Nagbigay siya ng ketong, tama ba? Si Uzziah ba yun? Gusto niya magano? Gusto niya i-perform yung tabaho ng priest. Hindi ganun yan. Sa priest lang yan. Pinasok niya, nagkaroon siya ng ketong. So wag niyo itatawirin yung border. Number one, may border. Natural lang, Diyos ang naglagay. Pero pangalawa at pangatlo, itabanggit ko kanina. So makita ko na yung mapa. Sana dito pa. Makita ko na mabilis. Hindi ko su-zoom, baka mawala. Yung mga maps natin dito, ayan. Okay, so nakita niyo sa kaliwa, the Great Sea. Ayan. Ang Diyos ang naglagay niyan, hindi sila pwedeng. Saan ba yung territory mo? Doon po sa dagat. Hindi ganun. Okay, so maliit. Wala yung, ano ba yan? Ito na lang. Imagine nyo kung na ito yung 12 tribes pa lang. Kasi pero ito, ano na eh, modern na eh, no? Anyway. Yan, kaya po, alam nyo ba yung nangyayari ngayon? Nagtitira na sila ng rocket, di ba? Kasi, ang pangalawa nating border is, una, natural. Pangalawa is external. Ibig sabihin, ito yung mga hindi nyo kababayan. Di ba? So, dapat galangin yung border. Hanggang dyan ka lang. Yung bansang Pilipinas. Yung ganda sa Pilipinas, puro dagat eh. Pero minsan tumatawid din yung sa dagat. Okay? Kasi sila pag land sa land, nako, huwag ka tatawid dyan. Pag hindi mo na bansa, huwag mo aangkinin. Ano mangyayari? Away. Tsaka idamay ko na lang yung pangatlo, yung sa loob naman, internal borders. So yes, Israel pa rin yan, pero kabilang tribe na yan. Okay? So gusto ko lang sabihin doon, sa buhay natin, may mga natural borders, external borders, internal borders. Huwag mong tatawirin. Away yan. Mahirap i-sustain yan. Ang hirap may kaaway ka. Nagkaroon ka ng konti kahit sa lupa. Kunwari dyan, may nag-agawan. Sa lalo, may ganong agawan eh. Mapatay ka pa dahil sa lupang ganyan lang. Diba? At gagalangin mo. So, pero meron din tayo mga border dito sa church. Ano yung gusto ko sabihin dito? Kunwari, yan pala. Nag-soul winning tayo, hindi lahat ng maisipan mo, gagawin mo. Kunwari, gusto mong lahat ng mga Indiano, gusto kong maging Kristiyano yan, sakupin natin, pastor. Mumbai natin, pag gano'n sila, saka parang ano ka, Espanyol ka ba? Gano'ng ginawa sa atin eh. At gano'n po yung idea ng iba, tinatawanan niya, pero may mga gano'n. Nauso po dati yan, kung alam niyo yung history. Yun ang sinasabi nila, ba't mo sinakop yun? Eh, para kay Kristo. Huh? Soul win mo lang, may boundary tayo. Hindi sinabi ng Diyos na patayin mo, sakupin mo, saka mo introduce yung gospel. Hindi sa man loob sa inyo, tatanggap ba yun? Kung tumanggap man yun, hindi yung tamang pagtanggap. Malaking kalokohan yun. Sa buhay natin, marami tayong mga borders. Huwag mong tatawirin mo kung sinabi ng Diyos yan eh. Ayaw nila, di sinakop namin. Saka ngayon sila sinira ng gospel. Boundary na yun, wala sinabi ng Diyos na ganun. Hindi yan? Ano pa yung mga external boundary na pwede apply sa buhay natin? Ganun yung iba naman, gagawin, papayaman yan. Yung mga kulto, ganyan po yan. Papabonggahan, payamanan, bandang uli, pagmamalaki yun. May pinagpahala kami ng Diyos, Iglesia ni Manalo, ganyan. Rito niya naman, ang aming simbahan,
Ganda-ganda, praise the Lord. Oh, dito na rin kayo sa iglesia. Eh, siyempre, di mapatalo sa iglesia ni Manalo. Ni Soriano. Okay, pero hindi sila masyadong ganun eh. Pero ganun pa rin. So, kailangan alam natin yung mga external boundary natin na hindi natin papasukin. Papasok ka ng Catholic Church, bigla ka magtataas ng placard na ganun na Damaso. Hindi tayo ganun. Hindi tayo sinabihan ng Diyos na ganun. Amen? May external boundary. Doon lang tayo. Sinabi ng Diyos, ganito lang. Huwag kang tatawid doon. Huwag kang lalagpas. Amen. And then last, sa internal boundary. Ito na, nasa church ka na. Gusto kong itama si Bud kasi mali yung kanyang paniniwala. Eh. Anong gagawin mo? Okay, si Pastor. May mali si Pastor. Mali yung grammar ni Pastor. Kokorek ko yan. Chat-chat ko lahat ng mga member. Alam mo ba mali yung sinabi ni Pastor? Yung quite, tsaka yung quit. So, boundary mo rin yun. Ay, yung kabilang pamilya, yung anak ni Brad ganyan, parang ano, bastos, tadyang ako kaya. Hindi niya pinapalo, ako papalo. Boundary na rin yun, border. Hindi mo na trabaho yun. Pwede mo sa panalangin, sabihan, pwede ito, advice, di ba? Sa bandang huli, hindi ka papalo doon sa anak niya, anak na yun eh. Amen. May online pastor na, pastor, mag ano ka na, step down ka na, hindi ka na alam. Bakit? Kasi yung anak mo, ganyan. So, alamin natin yan. Yung mga internal, ano pa yung mga pwede? Madalas nangyari sa church. Nag-away sila, kinuwento sa'yo. Away na rin. Marites. Kaya yung, baka yung bibig mo, tumatawid ng kapitbahay, di ba? Sabi nga nila. At ang balita daw ay may pakpak. Alam nyo ba sa Bible yon? May kasabihan daw sa Pilipino eh. Ang balita ay may tenga at ang lupa ay may mata. Tama ba yun? Yun na yun. Diba? Sa Bible pala yun eh. So huwag kang sosobra yung sinasabi mo. Eh pastor, ikaw! Anong sinabi ko na sobra? Gusto kong malaman. Kung sobra ako, mag-sorry ako. Dahil ayokong tumawid dyan, hindi dapat. Amen? Ganun tayo dapat. Tapos na. Amen? So sila... By the way, may kwento po dyan. Kung alam nyo yung King Ahab. So, syempre, may mga pamana sa kanila. Wala akong pakialam doon. Meron pa ako nakita sa newsfeed ko na. Eh. May mga pamilya doon, tigas ng ulo. Nabili na ng kumpanya yung buong compound, yung bahay niya. Ayaw niya benta eh. Nakakatawang ewan, mga tigas ng ulo. Pero karapatan niya kasi yun. Nasa kanya yun. Amen? Protektado yun ang batas. So, ganun din tayo. Alamin natin ating mga borders. Yung mga pwedeng pakilaman, pakilaman yung ayaw, hindi pwede, hindi dapat, magpakilaman. Diyan nagkakasira-sira yung iba. Kahit soul winner ka, kahit teacher ka, pastor ka, magulang ka. Yung mga anak natin, pinapakilaman natin yung mga, di ba, yung ibang bagay sa buhay nila, pero hindi lahat. Bandang uli, kaya mo lang silang advice. And then, paglaki nila, sana matalino sila. So, kung di sila sumunod, again, bahala na sila dun. Sila ang mapapabuti kung mabuti yung pinili nila. Kung hindi, sila yung mapahamak. Tapos ang kwento. Kaya huwag nyo naman yung iba naman magulang kasi parang masyadong ikaw, paglaki ko, ikaw ang papakain sa akin, ha? Ikaw yung bibili sa akin. Minsan, biruan lang natin yon. Hindi seryoso yon, ha? So, pero maganda rin yun. Sabi sa Bible, the children should requite their parents. Huwag mong paso lang sa gobyerno. Ha, diyan ka na sa gobyerno, bahala na siya. Okay, tapos na ako, lang masabi. So again ha, ang title natin, The Journey, The Inheritance, and the Borders. Yung nakita natin sa 33-34, Numbers, apply natin sa buhay natin, yung applicable. So journey lang. Maraming lang tayong hindi alam, basta alam mo kung saan ka punta, tiwala ka sa Diyos, gawin mo yon. May mga konting liko-liko. Huwag ka masyadong madisarten, huwag ka madiscourage, okay? And then, matuto ka sa mga mali. And then, inheritance, divide by lot, yung iba by faith and doings, consequence of parts, choices. Borders, recognize na may mga borders, natural, external, internal. Huwag kang tatawid dun. E, basta, parang ano siya, hindi siya karapat-dapat sa palagay ko eh. Ano yan? Nangyari nga yun, di ba, yung nahati yung Israel, 12 sila,
Yung Benjamin, ang late na nga, naubos pa. Pwede bang, ano, mawala na yung tribe na yun? Umiyak nga sila dun eh. Kasi alam nila hindi maganda yun, 12 sila, tapos ngayon 11 na lang. Kaya ginawa nilang paraan yun. Okay? Gusto ko sabihin pa dyan yung, yan, yung maganda po yan. Sa end times po, may mga nations pa rin. Ibig sabihin, kalooban ng Diyos yun. Tandaan nyo yun. Huwag yung magkaroon kayo na idea na dapat wala nang ano eh. Malaysia, sakupin na natin yun. Hindi naman natin kaya. Pwede naman tayo umunlad na tayo lang. Okay? Na hindi pinapakilaman yung affairs ng ibang tao, bansa. Ganun din sa pamilya natin. At extended family, yan, walang nangyayari sa mga Pilipino, di ba? Pinapakilaman pati yung pinsan. Anong ginagawa dyan? Mali yan. Iwasan yung ganun. Pag-usahin mo yung sarili mong pamilya. Amen. Sarili mong trabaho. Sarili mong church. Pero magawa ka sa kanila, di mabuti, mag-advise ka, pero malaman mo yung boundary mo. Okay, so yun lang. So natutunan natin, medyo practical tayo ngayon. May kinalaman sa inyong quiz. Pero importante yung mga points yan. Amen? Amen. Let's pray, Lord. May salamat sa inyong mga salita. I pray na nakuha namin. Na sinabi niyo, pangako niyo at in-firm niyo ng mga sinulat in the Old Testament ay para sa aming examples and admonition, Panginoon. So nakita namin yung prinsipyo dyan. Apply namin. At makita namin yung pagkakamali ng Israel, Panginoon. Tuto kami, tuwag kami gumaya. Yung mga ginawa nilang tama, Panginoon, ay apply din namin sa aming buhay. So, palayan yung bawat isa, handa ulit sa next week sa aming mga paglilingkod, Panginoon, special small winning, Panginoon, na nawa lahat kami ay papunta kami dyan dahil yan po ay talagang tinadhanan niyo, Panginoon, magandang gawain. Minsan hindi madali, pero minsan actually madali naman. Hindi nyo kami may boundary po rin, hindi nyo rin kami in-expect na lahat ng kausapin ay maligtas. Hindi naman ako mag-anak namin, wala kayong sinabing ganun at di naman sa amin. So, nawa, tindihan namin na ito ay importante gawin namin. At yung mga bagay po na susuporta sa soul winning, of course, tapatan sa church, maging blessing dito, Lord. Ang daming responsibility kung iti-take namin, may pagpapalain niyo, Lord, at magiging mas pa sa aming buhay, pamilya, church, at everything else, Panginoon. So, ilang po, Lord, kayo magpala ulit. Ngayon sa bawat isa, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.